Good evening po. Ang babasahin po natin ay may pamagat na Just Add Dirt. Written by Becky Bravo, illustrated by Jason Moss. Nang magising si Miguel isang umaga, nakitang may tumutubong munggo sa kanyang mga tenga, ni hindi man labang nagulat ang kanyang nanay. Kasi hindi ka naligo kagabi, ayan tuloy, sabi niya. Isa-isang binunot ni nanay ang mga munting halaman. Kailangan maligo ka na ngayon. Kung hindi, baka kung ano na ang tumubo sa mga tenga mo bukas. Opo, maliligo po ako pero pagkatapos na po ng agahan, sabi ni Miguel. Ngunit pagkatapos kumain, agad siyang lumabas para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Sa pananghalian, tinanong si Miguel ng kanyang nanay kung naligo na siya. Hindi pa po, pero maliligo po ako pagkatapos ng pananghalian, sabi ni Miguel. Ngunit agad ulit siyang lumabas para maglaro pagkatapos niyang kumain. Nang gabing iyon, sa hapunan, tinanong ulit siya ni nanay, mahuhulaan niyo ba ang sagot ni Miguel? Hindi pa po ako nakakaligo, sabi niya, pero maliligo na po ako pagkatapos ng hapunan. Dumating ang oras ng kanyang pagtulog, ngunit hindi pa rin siya nakaligo. Dumiretso sa pagtulog si Miguel kasama ang duming dumoble na mula kahapon. Nang magising si Miguel kinabukasan ng umaga at nakitang may tumutubong mga kamatis sa kanyang mga tenga, ni hindi man lamang namangha ang kanyang nanay. Sabi ko na sa iyo, iba na ang tutubo sa mga tenga mo ngayon. Eh, sabi niya, maliligo ka na ba talaga ngayon? Opo, pangako, pakibunot na po ang mga halaman, hiling ni Miguel sa tinig na pagkabait-bait. Pagkatapos na lang siguro ng agahan, sabi ni nanay. Ngunit pagkatapos nilang kumain, dumiretso si nanay sa kusina para maghugas ng mga pinggan. Nang sumapit ang pananghalian, hindi pa rin naliligo si Miguel. Hindi pa rin binubunot ng nanay niya ang tumutubong kamatis sa kanyang tenga. Samantala, nakakita naman si Miguel ng kung anong tumutubo sa likod ng kanyang mga tuhod. Sitaw! Tumakbo siya sa kanyang nanay at nagsabi, sige na po, pakibunot na po ang mga halaman. Pagkatapos na lang siguro ng pananghalian, sabi ng kanyang nanay. Ngunit pagkatapos nilang kumain, naghugas ng pinagkainan si nanay. Naglaba siya? Nagpalit siya ng mga kobre kama? Nagpunas siya ng mga kasangkapan?
Nang sumapit ang hapunan, hindi pa rin naliligo si Miguel. Ang tumutubong kamatis at sitaw ay naroon pa rin sa tenga at sa likod ng tuhod niya. Samantala, nakakita na naman si Miguel ng kung anong tumutubo sa likod ng kanyang siko. Si Buyas! Tumakbo ulit siya sa kanyang nanay at nagsabi, "Sige na po! Pakibulat na po ang mga halaman! Sige na po!" Matagal siyang tiningnan ng kanyang nanay. Ngumiti ng kakaibang ngiti at sumagot, "Pagkatapos na lang siguro ng hapunan." Di nagtagal at oras ng muli ng pagtulog at hindi pa rin nakaliligo si Miguel. Hindi pa nabubunot ng kanyang nanay ang mga lumalagong kamatis, sitaw, sibuyas. Natulog si Miguel kasama ang duming triple na mula noong isang araw. At habang nahihimbing siya, may kung anong nagsimulang tumubo sa gitna ng kanyang mga daliri sa paa at sa kamay. Talong! May kung anong nagsimulang tumubo sa hati ng kanyang buhok. Okra! At may kung anong nagsimulang umusbong sa kanyang pusod. Maraming labanos! Naisip niyo ba ang itsura ni Miguel? Nang magising siya kinabukasan, lungti ang lungtiang. At maraming dahon na ang kanyang buong katawan. Ngunit kahit pa kamangha-mangha nang talaga ang kanyang itsura, ni hindi man lamang napakurap ang nanay ni Miguel. Sabi niya, "Susunod na dyan ang singkamas at magsisimula na iyong tumubo sa ilong mo pagkatapos ng agahan." Ay, talagang napasigaw si Miguel sa pag-iyak na alog-alog ang mga gulay na nakakapit sa kanya. Mula ulo hanggang paa, iniyakan niya ang kanyang nanay, "Pakitanggal na po ang mga halaman! Pakialis na po silang lahat!" Matagal na tumayo ng nakapamaywang si nanay, umiiling-iling. At sa wakas, pinaikot niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. At nagsabi ng may pasensya ng isang inang napakaraming ginagawa, "Mangangako ka bang maliligo ka na ngayon? At tutuparin mo na ba ngayon ang pangako mo?" "Opo, pangako," sabi ni Miguel. Maingat na maingat na binunot ni nanay ang bawat okra, kamatis, sibuyas, labanos, sitaw at talong. Nang natanggal na niya lahat ng mga ugat at dahon, hinalikan niya ang namumulang muka ni Miguel at hinayaan siyang maligo. Matagal-tagal rin bago lumabas ng banyo si Miguel. Malinis na malinis. Maligaya sapagkat nagbalik na siya sa dati. At tsempong-tsempo sa pananghalian. Mahuhulaan niyo ba kung ano ang nakahain? Isang malaking kaserola ng sinigang na punong-puno ng okra, kamatis, sibuyas, labanos, sitaw at talong. Alam siyempre ng nanay ni Miguel na hindi dapat nagsasayang ng mga sariwa at masustansyang gulay.
let's all wash our hands. Do you know that washing hands could actually save lives? Around 5,000 children die daily from diarrhea. Half of these deaths, according to the United Nations Children's Fund or UNICEF, could be prevented by washing hands with soap before meals and after using the toilet. The UNICEF launched the first Global Hand Washing Day in 2008 to raise awareness about this very simple yet important practice. The campaign for hand washing also stressed the importance of washing hands with soap and not just water. Some doctors recommended singing the Happy Birthday song twice. When you're washing your hands during the first round of the song, truly scrub your hands with soap, both your palms and the back of your hands, as well as in between fingers. The second round of the song is for rinsing one's hands. You can also ask children to recite the alphabet while washing their hands so they'll just spend enough time scrubbing and rinsing. Hand washing is such a simple and sure way to promote proper hygiene and good health. At dyan nagtatapos ang ating kwento. At ang ating binasa ay may pamagat na Just Add Dirt, written by Becky Bravo, illustrated by Jason Moss.